na. Kabila, kabila, baby. Kabila, kabila. Kabila. Ganto siya kahirap toothbrushan, guys. Braces ko. Natanggal siya. But anyways, so as you can see, kasama ko dito ang dalawang makukulit. Ay! Hinat-ngat yung aking daliri! Kasama ko yung dalawa kasi for today's video, naisip namin na ipakita namin sa inyo kung paano namin sila lahat i-toothbrush. Kasi, if you guys remember, yung video namin na A Day in a Life with our Huskies, ganon, may part doon wherein nag-toothbrush kami, tinoothbrush na namin sila. At nadami sa inyo nagtatanong kung anong toothpaste yung gamit namin, mahirap ba silang toothbrushan, sino yung magaling magpa-toothbrush, sino yung hindi. Naisip namin today is ipakita sa inyo yon. So first guys is, yung toothpaste muna na ginagamit namin. So eto siya. Simple lang, ito. You can see this sa mga vets, sa Shopee, sa Lazada. Available siya sa lahat. So, nakalagay, guys, toothpaste with mint. Pero merong iba't ibang flavor nito. So, yung toothbrush namin, guys, parang it comes in a pack. Nakasama tong lahat. And, ito lang yung ginagamit namin. Sobrang ganda nito kasi meron na siyang malaki and meron na siyang maliit. Ito para sa mga maliliit pa sa kanila. Ito. Sa mga adults natin to. And ito naman, bakit hindi namin to ginagamit? So, kung mapapansin nyo, ito siya. Yung bristles niya, sobrang tigas. Sobrang tigas ng bristles niya. So, nakakasakit yan. And dahil na to, para siyang silicone. Ayan, silicone type siya. Pero, yung pagka-silicone niya, sobrang tigas din. So, hindi namin niya ginagamit. So, ito lang yung ginagamit namin. Also, guys, yung prescribed niya pala ng mga vet para sa pag-brush ng teeth ng dogs natin ay everyday. As much as possible, brush their teeth every day. Kasi, yung tartar nila, pwede siyang mag-cause ng sakit sa kanila pag nagtagal. So, you have to make sure na you brush your dog's teeth every single day. So, start na tayo, guys. So, isa-isahin natin sila para makita ninyo kung sino yung mga ayaw magpa-toothbrush, kung sino yung mga mapilit, kung sino yung mga enjoy na enjoy. So, let's start! So, ito guys, ang gagamitin natin kay Thunder since maliit pa naman sila. So, maglalagal na tayo ng toothpaste. Ayan, so ang ginagawa ko, pinipis ako siyang ganito. Ayan, para pumasok siya sa loob nung pinaka-bristles niya. Kasi guys, pag tinoothbrush namin sila, kinakain na agad nila, dinidila-dila na agad nila itong toothpaste. Kaya, pinapasok ko siya sa loob ng bristles. Sit lang ha. So ang kailangan nyo lang i-brush guys, is yung labas na part ng ngipin nila. Hindi nyo na kailangan i-brush yung loob. Kailangan nyo yung tagahawak guys, kasi yung isa nakikisali. Tataas ko yung kanyang labi para masuot natin to sa kanya. Ay, eto malikot to talaga. Ganyan siya lagi. Sobrang likot niya. Full charge lagi, full charge. Lumalaban siya, lumalaban dai. Ayan guys, gaganito nyo siya para makita niya yung kanyang ngipin. Ganito siya lagi, always, always. Ganito yung ginagawa ko guys pag sobrang likot ng ulo nila. Kikipit kong ganito tapos saka ako gaganitohin. Ayan. Mahirap ikipit kasi nasa low mesa sila ngayon. Minsan, kikipit ko sila sa gitna ng legs ko. Eh, yun. Natututbrush. Ano na? Kabilang side. Ayan. Natutbrush na nga itong side na to. Ayan. So, okay na yun, guys. Hindi na siya binabanlawan. Itong brush, toothbrush na lang yung babanlawan nyo para sa sunod na gagamit. Ayun si Snowball, nakabang na. Bye! Pakita mo sa kanila yung teeth mo. Wow! Hindi tayo sa batang puti. Are you ready? So, gusto nila laging kainin yung toothpaste. Lalo na siguro kung yung flavor nito sa mga beef. Kasi may ganong flavor. Oh. Dito ka sa akin, dito ka. Ah, bubuka na ang bibig, ha? Nahabol niya kasi to. Gusto na niyang kainin. Ito na, bibig. Pakain ko na sa'yo. Pakain ko na sa'yo. Malakas siya, guys. Sobrang lakas niya. Yun. Yun. Inaabot niya pa rin kahit nasa loob na ng bibig. Gusto niya kasi, ngangat-ngatin niya yung toothbrush. So, habang busy kami dito nag-film, nag-gut-gut na pala siya doon ng wallpaper. Nakapasok na sa kwarto. So, tingnan niya. May dikit-dikit siya na wallpaper. Are you ready? So, kasi ginagamit namin kinishka ito ng malaki. Malaki na rin yung mga ngipin niya. Ang bayat naman. Next seat. Wow!
kita ang ipad kung madumi o malinis. Patingin! Patingin kami! Wow! Kinakagat niya, tapos kinakain yung toothpaste. Tingnan nyo, ang dami ko nilagay na toothpaste, wala na agad. Hindi na sobrang likot, yun nga lang, inaabot niya yung toothpaste sa toothbrush. Yan. Yan. It's done! Anong ginawa mo dun sa wallpaper daw? Bakit mo sinira? Patingnan ang ipin? Sabi rin guys, kaya pala, kailangan maging habit nyo na natingnan yung bibig ng inyong mga alaga. Amoy nyo yung hininga nila, titingnan nyo yung kanilang ngipin, kung okay ba. So, kailangan daw maging habit nyo na yon para mamonitor nyo yung ngipin nila. Kasi sabi ko sa inyo, pwedeng maging sakit, mag-turn into sakit yung kanilang tartar. Kung di nyo alam yung tartar, yun yung tumitigas. May mga aso na parang nagigig, nagbumuka na siyang ngipin kasi tumitigas na rin siya. Parang ngima sa tao na tumitigas. Ayan guys, Hercules, nakailang talong na yan. Ang ngipin niya, ayan. Pakita mo ang ngipin mo. Mabait naman siya, hindi siya ano, ayan o. Before. Okay, let's brush. Kahit ganyan tusok ko siya guys, hindi siya malikot. Hinahayaan niya lang ako. Pumunta na sa labi. Yan guys, okay na yung ngipin ni Hercules. Tara! Parvovirus before, siya yung survivor. And guys, kung makikita niyo yung paa niya, medyo nagbe-bend siya, ayan. Nagkaroon siya, nangyari yan right after parvo, so siguro yan yung side effect yan ng sakit niya before. Pero ano naman siya, hindi siya fragile. And si Athena guys, hindi siya pwedeng magbuntis. Napalapat siya. Ang dami-dami, malam mo nilagay mo na yun. Kabila-kabila. Tagilid siya. Okay na! Yay! Kung naalala niyo before, dun sa vlog namin na tissue challenge, yung tinatalo nila yung tissue, sobrang hindi pa siya makalakad nung time na yun, hindi siya makalakad ng ayos. Kasi yung naging epekto nga sa kanya nung distemper is, humina yung bones niya sa paa niya. Pero ngayon naman, after namin siya mapainom ng gamot, tumigas na yung bones niya. Although, hindi nga lang siya masyadong normal tingnan pag naglalakad. Ngayon na, game. Tuloy ang kuskus ko sa ngipin nila, tuloy ang kain. Habang kinukuskus ko siyang ganito, ngumungaya lang siya. Hindi siya naglilikot. Ito yung madali. Madaling toothbrushan. Amoy mo sa kanila, hininga mo dali. Paamoy mo. Eto guys, sinasabi ko sa inyo si Dos. Kapatid siya ni Juno, anak ni Cyber. And pareha silang survivor na, pareha silang distemper virus survivor. Pero yung nangyari naman kay Dos ay naging sobrang ano niya, parang mailap, mailag. Magaling siyang umilag. Tapos sobrang lakas niya to the point na pag umilag siya, talsik ka talaga kahit hawak mo na siya. Ready? Sit down. Sobrang hirap nito guys. Wala, minsan. Kalma, toothbrush lang. Toothbrush lang. Tingnan nyo guys, nagwawala na agad siya. Oh, toothbrush na, toothbrush. Hindi ko na dinidinan yung pressure sa kanya para hindi siya magwala, pero ganun pa rin siya. Oh, toothbrush. Hindi talaga kaya mag-isa guys. Yan. Tingnan nyo, halos, oh, tingnan nyo kung paano niya iwag-wag yung ulo niya. Ayan. Oh. Hindi talaga dive. Dos? Shhh. Toothbrush lang. Nakatawa yung tsura niya. Parang inaawon. Sige na. Ganto siya kahirap toothbrushan, guys. Kalma. Kalma lang, baby. Yan. Lagi namang si sobra-sobra magwala. Hello? Tayo, wait lang. Oo, kalma. Opo, o yan. Nakain tuloy niya. Patuloy na ako sa... Ay, lasa. Opo. Aka na. Hindi naman. Inaaway ni mami. Ayun. Hindi naman tayo guys kay Snowy. Yan, mag-hi kayo kay Snowy. So guys, fully healed na yung sugat niya, yung sa cesarean niya.
Magaling na siya. And grabe na rin siya maglikot. Nakakatalo na siya. Nakakagawa na siya ng kung ano-ano. Sa pagkukulit nila, pag ngat-ngat-ngat-ngat ng kung ano-ano, ayan, may toothpaste ako sa buhok. Nagkakadugo yung ngipin nila minsan. Ito yung kay Snowing. Ayan, oh. May dugo sa lower. Siya mahirap toothbrushan. Nagpapatoothbrush talaga siya. Yun nga lang. Kinakain niya. Sanay na silang kakainin agad yung toothpaste. Hindi pa naiikis-kis. May kinagat-kagat silang matigas. Tignan niya guys. Pikit siya pag tinututbrush siya. Ayan, ang katawan niya. Sobrang bigat niya guys. Kung titignan niya, hindi pa siya sobrang taba. May times talaga na sobrang taba pa niya kesa dito. Kasi doble ng taba niya ngayon. Umabot sa 34 kilos. Umabot siya ng 34 kilos guys. Ganun siya kalaking klase ng husky. Ayan lang. Siya din yung pinaka-pabebe. Nung bata pa siya, lagi siyang binubuhat ni mama na ganyan. Hanggang ngayon, nagpapabuhat pa rin siya. Ayan guys, ganyan sila palagi. Ayan, kahit nasa vet kami, basta si Maria magpabuhat, hindi pwedeng hindi. Kailangan mo talaga siyang buhatin. Kasi sobrang liit pa lang, yung bata pa lang siya, nagpapabuhat na siya lagi. Akala niya ngayon, kayang-kaya pa rin siyang buhatin. Eh, sobrang bigat na nga niya. Siya nga yung pinaka-mabigat dito. Siya pa yung lagi nagpapabuhat. Very good si Malia. Oo, wala. Ayun. Ay! Ano kaya yun? Hingin natin eh. Tingnan niya yung kamay niya. Dahan-dahan. Very good. Pagdahan-dahan, wow. Hindi siya nagagalit. Napayag siya. Dahan-dahan. Ay, tatakalin na daw yung kamay. Time out daw, time out. Time out. Sige, lulunok daw muna siya. Okay na? Halika, pakis na, mabango na hindi eh. Cyber naman! Tingnan nyo, alam nyo, tututbrush na siya, kaya takot na siya. Oo, boy. Halulo. Minaaway, dapat daw siya tututbrushan. Tutbrush na ha? Tutbrush na ha? Nakatambay lang naman kami dito, nagtututbrush. Bawal kang magtutbrush habang nakatambay. Habang nakatambay, nagtututbrush. So that's all for today's video guys. Thank you all so much for watching. See you guys on our next video. Bye!